sa Black Sheep dahil kami yung panganay nyo. Sobrang laki ng utang na loob ko. Tsaka ako yung naisip nyo yung pareha kay Angge. Pwede namang iba. Sa pag-iisip nyo po, nabigyan kami ng ganitong project, yung Black Sheep, ng mga bata kami. Nanonood lang kami ng mga pelikula, sabi namin gusto namin magkaroon ng ganyan. And nagkaroon kami, tapos naging sobrang kaming successful. Dapat maghati-hati na kaming tatlo, si Derek, siya, ako. Paghati-hati na natin, pero pag umabot at kumita yung pelikula, balik na lang. Sabi ko, magkano ba? Parang 150 daw yung, ano, sabi ko. Aakyat ko kayo. Thank you, syempre. Thank you. Congrats. Congratulations sa atin. Kayo naman lagi niyong sinasabi na ano, dadali ko kayo dito. Pero sinasabi ko lang yung pa-confident ako. So, para lang ito yung ulitin eh. Na-realize. Siyempre, Brad, Dan, maraming salamat sa mga panakanakamong ano, mga payo. Thank you, Ton. Tsaka siyempre, sa inyo, kila Francis, kila Joanna, sa inyo lahat, mahal na mahal ko kayo. Maraming salamat. Sir Carlo, Sir Mark, thank you din. Parang ano, no? Parang tumatanggap lang ako ng award. Hindi ko kasi alam eh, hindi ko alam sasabihin ko kasi parang kanina nga hindi ko alam kung anong isusuot ko eh, basta decidido lang ako magbo-brown shoes ako ngayon. Yun lang. Thank you. Talaga, maraming salamat. Ge, Ma'am, Jawa. Kahit na nangayayat ka na, kahit sumusuka ka na sa set, hindi mo na alam kung ano nangyayari. Maraming salamat kasi nandito ka. Kasama kita ngayon dito. Thank you. Diba medyo may... Oo naman. Very ano, sweet. Tapos, engaged din naman siya sa trabaho. Nagkipag-usap din naman siya, mga inputs. Pero kasi nakakaano pa lang ako eh. Isang araw pa lang ako. So, feeling it out pa din. Kami dalawa. Alright, thank you! Ngayon ba hindi mo na iiwan si Grabe. Siguro everyone sila mo. Minsan pag kailangan ko ng space. Wow! Astronaut. Ako naman yung maghihingi ng space. Guys, upcoming yung Halloween. May like, costume ideas ba kayo? Or may pupuntahan ba kayo party? Ang party. Baka mga kalsada party lang. No? Street parties. Pero definitely magkasama kami. Carlo, Angge, kung bibigyan pa kayo ng isang chance, ano yung isang project pa na gusto niyong pagsimulan? Ako mahirap yung ano. Mahirap sagutin yun eh. Ang dami kasing magagandang offer, ang dami ano. So, antayin na lang natin. Hopefully, sana by next year, makagawa ulit kami. Okay. Bibigyan ng chance. Carlo, kung magawa ka na ng movie with Tatine, gusto yung experience working with her since she's a millennial, di ba medyo may... Hindi pa namin alam kasi siguro surprised din yung success nung film kaya hindi rin planado pa yung mga mangyayari sa aming dalawa. Kaya open naman kaming dalawa na magtrabaho ulit. Hindi naman nagmamadali. Tama. Pero biro mo nga, may love team na. Ha? Dati ba may love team na? Oo. Kaya lang nangiiwan to minsan. Nanamnamin muna namin siguro. Tama. What's the story about the new hair? Okay. Sa Playhouse. Okay. So yun, abangan sa Playhouse. Hindi ba parang new? Di ba sabi nila pag mababae na nagpapagupit, parang new chapter ng life? Yun nga, kaya nga manood sila ng Playhouse. Hindi sa personal. Hindi. So tinawag kang jowa nito kanina on stage. Carlo, sabi ni Angel kanina, nang iiwan din. Ang sarap lang nung feeling na nakatrabaho ko siya sa big screen. Sabi ko nga parang itong taon na to, parang ang daming first. Yung makatrabaho siya ulit sa pelikula, malaki pelikula. Unang beses kong makatrabaho si Dan na libre na ko. First time ko makaakit dito. Sobrang overwhelming lang yung taon. Tapos parang
para matapos ng ganito ka kataas, sobrang masarap ang feeling. At how do you feel ang ganyan? Basta nararamdaman ko na siya ngayon. Ganun naman eh. Ganun naman ako eh. So, ayoko kasing nakakaramdam. Ayoko. No overwhelm ako habang ginagawa, habang nag-promote. So, ngayon tapos na talaga siya. Pwede mo na siyang pakawala na i-release lahat ng isip mo, lahat ng magiging strong-strongan mo, lahat ng pinag-stressan mo. Siyempre, naging guide din naman ako. Siyempre, kay Galoy, na alam ko naman na sobrang yung mayayain. So, ako din naman, ganun din naman ako. Hindi lang malata. Siyempre, napapagod din. Diba? Pero, alam mo yun, ngayon, finally, naisip mo na kaya wala na, wala kang naisipin, natapos na yung movie. Makatrabaho si Dan na dito lang ako. First time ko makaakit dito. Sobrang overwhelming lang yung taon. Tapos parang matapos ng ganito ka kataas, sobrang masarap ang feeling. So talagang, hindi na siya historic, talagang very malapit, personal para sa inyo, itong project na. Siguro, napabuhay naman siyang hindi na yun makakalimutan, lalo na yung experience. Kasi syempre para sa mga nanonood, sa audience, parang ito, pili ko lang to, parang remembrance na lang siya dun sa main experience talaga ng journey, simula day one ng pelikula. Susundan ba ito? Meron na bang kasunod? Aside from the Playhouse na series, meron na bang na-offer sa inyo another follow-up movie project? So tinawag kang jowa nito kanina on stage.